Bonjour! Welcome back to our channel, JN Mish Canada Vlogs. Kung galing ka sa ibang province at bago ka pa lang dito sa Alberta, panoorin mo ito. Baka makatulong ito sa paghahanap ng tamang school para sa anak ninyo. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button for more updated videos. So, simulan na natin. Galing kami sa Quebec at napansin ko magkaiba ang school nila dito. Sa Quebec kasi, may French school, English school, private school. So, kapag PR ka, automatic sa French school mag-aaral ang anak mo. Pero kung temporary foreign worker ka naman, pwedeng mag-aaral ang anak mo sa English school basta eligible ka. Yan ang school board ang pipili ng school para sa anak mo kung saan malapit ang address ninyo. So, dito naman tayo sa Alberta. Mag-focus tayo dito sa Edmonton dahil dito nakahanap ng work si Jet. So, nung una, hindi ko alam kung paano ko ba i-enroll yung anak ko sa school. Kung sa online ba or kailangan pumunta sa school mismo. So, nung nakarating kami dito, sakto naman ay summer vacation. So, nakasara pa yung office. So, hindi ko alam kung paano ko ba i-re-register yung anak ko since July kami nakadating dito, then hindi ko pa alam kung kailan mag-start yung pasok. So, hinintay ko muna, bandang mga August, dun ko na niregister si Sia. Dito sa Alberta, kahit anong status mo, ay pwede mong i-enroll ang anak mo kung saang school mo siya gustong mag-aral. Dito, merong tinatawag na Catholic school, Christian school, private school, public school, French school, Spanish bilingual school. So, nasa sayo kung saan mo gustong i-enroll ang anak mo. Enroll ko si Sia sa Edmonton Catholic Elementary School. So, pumunta lamang kayo sa site nila, then i-re-register mo lang siya sa online. Madaling-madali lang i-register. So, tara, silipin natin yung site ng Edmonton Catholic School. Ito yung site ng Edmonton Catholic School. So, yung site, website nila is www.ecsd.net. So, madali mo lang i-register ang anak mo dito. So, pindutin mo itong register now. Then, meron silang steps dito. Step 1, find your school. Step 2, register online. At step 3, deliver documents. So, punta tayo dito sa step 1. So, para mahanap mo yung designated school ng anak mo, so, pwede mong ilagay dito yung address. So, ito yung sa address namin. Then, select program. Meron ditong language program. French, Nihiyaw, Pima, Tisiwin, Cree, French immersion, Spanish bilingual, Ukrainian, or pwede rin 100 voices. Kung halimbawang yung anak mo hindi pa siya ganun ka ano sa pagsasalita niya. Ganyan. So, ayan. Maraming mga program dito. Kung anong program ang gusto mo. So, yung kay Sia, regular program. Then, elementary school. Yan. Pipili kayo dito kung ano ng year level yung anak mo. Kung halimbawa, elementary, junior high school, senior, alternative at senior high school. So, si Sia dahil elementary school siya. Ayan. So, go. Then, sa baba makikita mo yung designated elementary school. So, ito yung designated elementary school ni Sia. Ayan. So, yung program nila dito ay Spanish bilingual siya. Nung una, yan, na-search ko na siya nung una. Sabi ko, ay, baka naman maguluhan si Sia kasi sa Quebec, French siya. Tapos dito, Spanish. So, nung una, hindi yung school na to ang kung saan ko siya in-enroll. So, in-enroll ko si Sia dun sa
ibang Catholic school na malapit sa amin. So, yun, na-enroll ko na siya. Then, after doon, so okay na yung registration niya. Then, after doon, tumawag yung school sa akin na kailangan daw i-respect yung designated elementary school. So, yun, sa madaling salita, yung designated elementary school niya ay ito talagang school kung saan siya nag-aaral ngayon. So, ayun. So, yung kabilang school kung saan ako nag-register, parang tin-transfer nila yung file ni Sia doon, dito sa designated elementary school niya. Then, after noon, tinawagan ko itong school na to. Sinabi nga nila na na-transfer na yung files niya. So, after noon, tinignan ko at na-approve na yung application. So, ito palang school na to, yung Spanish bilingual, meron pala silang English program. So, ayun. So, for example, i-re-register natin siya. Then, mag-create ka ng account. So, ayan, i-create mo lang ito. May mga question dito. I am registering as a parent. O, ayan, tapos register. Then, after nun, sundin mo lang yung mga questions nila doon. So, ayan, kapag nakapag-create ka na ng account, so, mag-sign in ka. Then, yung password. Kinover ko pala yung mga important information, guys, ha? Ay, bakit incorrect? Hindi ko kasi tinignan yung notebook kasi doon nakalagay yung mga email at saka yung mga password ko. Dito pa naman sa Canada, puro online. Kaya importante na maglagay ng email at saka ng password sa notebook. Pero kailangan itago din yun, syempre. So, ayan, kapag nakapag-register ka na, so, mag-add student ka dito. Click mo yung add student. Ayan. So, lahat ng mga information, first name, last name, kung anong grade siya, birthday, middle name. So, isi-save mo lang yon. Then, may mga question sila. Ayan. To start a new student application. So, ayan, may mga questions sila dito. Tsaka my steps. So, step 1, ayan. Ilalagay mo lang dito yung verify school year, kung anong school year siya, yung birthday niya, kung anong grade siya, then kung ano ang name ng school, kung yung program ba ay regular programming. Ayan. Has the student ever attended school? Yes. So, nag-attend kasi siya ng school sa Montreal, Quebec. So, was the last school attended with Edmonton Catholic School Division? No. Last school attended. Yan, nilagay ko yung name ng school niya. Then, last school city, last school country. Then, please upload your student's most recent school report card or progress report. So, ayan, mag-upload ka rin ng report card. Then, after nun, kung ano yung status mo dito, kung temporary resident, permanent resident, yan. So, yun, nag-upload ako ng work permit ni Jay, work permit ko, tsaka yung visitor record ni Sia. Then, after nun, yan, yung mga personal information. First name, middle name, last name. Yan, kung may preferred na pangalan. Tapos, yung contact number. Then, yung address. Tapos, nag-upload pala ako ng proof of address. Yung nilagay ko yung sa internet namin. Then, yan, do you have other children, siblings attending or will be attending an Edmonton Catholic School? Yan, kung wala, no. Kung meron, yes. Then, religious permission. So, religion of student. So, Catholic. Ayan. Is your child a baptized Catholic? Yes.
So, nag-upload ako ng baptismal certificate ni Sia dito. Kailangan ito. Then, has your child been confirmed? No. Has your child received first communion? No. Yan, to assist our Catholic parishes with sacramental preparation, do you consent to the division sharing your child's sacramental preparation information with the school's local Catholic parish? Yes. So, next. Ayan. So, please indicate if any such document exists. Ayan. So, yung guardianship, custody, or access right. No, yung nilagay ko dito. Then, ayan yung sa parent guardian contact. So, yan, nilagay ko yung mga information dito. Is this parent guardian responsible for the student? Yes. Does this parent guardian live with the student? Yes. Relationship to student, mother, religious declaration, Catholic. So, nag-upload din ako ng baptismal certificate ko dito. Tapos, nilagay ko yung email address. Then, yung pangalawa naman, ay, na yung address pala, then contact number, tsaka yung alternate number nilagay ko yung kay Je. So, dito naman, parent, guardian, contact, number 2. So, yung information ni Je dito, nilagay ko din yung email address niya. Then, nag-upload din ako ng baptismal certificate niya. So, yung address, phone number. So, next. So, dito kung may medical concern yung anak nyo, ilalagay nyo dito kung may allergy siya, kung may medical issues siya, ilagay nyo dito. So, naglagay din ako ng emergency contact para kung sakaling di kami makontak dalawa ni J, ay pwede na lang kontakin yung guardian na nilagay ko dito. So, next. Ayan. English as a second language information. So, ayan. My child's birth country, Philippines. Student first language, Tagalog or Filipino. Student's primary home language, Filipino, Tagalog. So, ayan yung mga ibang information dito. Francophone education eligibility declaration. Kung gusto nyong sa French school mag-aral yung anak nyo. So, ayan. I-check mo lang itong agreement na to. Tsaka yung signature, ilalagay mo lang dito. Ta-type mo lang yung name mo. Then, ayan. I hereby give Edmonton Catholic School permission to use post, publish, or copyright the written work, creative work, and personal information. So, nilagay ko dito, yes. And for use by outside organization, no, ang nilagay ko dito. So, ayan. Kinlik ko lang ulit dito. Agree, tapos yung name. So, ayan na. Then, after nun, ininext mo na. So, dahil na-enroll ko na si Sia. Ayan. So, pinakita ko lang ito. Then, nung okay na yung registration niya, nakalagay dito, approve. So, ibig sabihin, naka-enroll na siya. So, kung may iba ka pang anak na i-enroll, mag-add student ka lang. So, i-fill out mo lang ulit yung mga information at tsaka yung mga required na documents na kailangan i-submit. So, hindi na ako nag-submit ng mga requirements ng mga documents sa school mismo. So, dito na lang sa online. Then, ayun. So, okay na. Then, nung tinawagan ko pala yung sa school para i-check ko kung na-transfer na nga yung file na nanggaling sa kabilang school, sinabi nila na okay na daw, and then tinanong lang nila ako kung magbabas ba daw si Sia, school bus. So, ang sabi ko, oo, mag-school bus siya. Nung una, hindi kaagad nila binigay yung sa bus information. So, mga after 2 weeks, doon nila binigay yung sa bus information ni Sia. So, ayun, nakaregister na siya. Pumunta naman tayo dito sa Edmonton Public Schools. So, ang website nila dito ay www.edmonton.ca.
epsb.ca. So, ayan na nga, yung sa new student registration, so, nandito rin yung step by step kung paano ka magre-register online. So, ayan. So, kapag magre-register ka daw sa online, ayan, you will need to provide documents confirming the address for students' parent or guardian, legal proof of student's name, citizenship status, and birthday. So, ito yung mga legal proof of your child's name and age, confirmation of address. Ito yung mga documents na kailangan mong isubmit. So, ayan. So, pindutin nyo itong register now. Ito ang sa student registration. Dito sa Edmonton Public School, nandyan lahat ng information. Ayan, ganyan yun sa kanila. Then, basta nandito, sundin nyo lang yung mga information na kailangan na i-fill out. Then, nung una, i-re-register ko sana si Sia dito sa ano, sa English, ay, i-re-register ko sana si Sia dito sa Edmonton Public School. Kaya lang, may nakita akong ano dito na, ayan, designated school. Resident students can attend their designated school if they make their selection no later than 4 p.m. on March 2022, 2024. In most cases, a resident student of Edmonton Public Schools has at least one parent or legal guardian living in Edmonton who is not Roman Catholic. So, pareho kami kasing Katoliko ni Jay, kaya ano ko, baka hindi kami eligible dito. So, ayan. So, gusto ko sana dito na lang sa, siya sa malapit sa amin. May malapit kasing Edmonton Public School dito malapit sa amin na 5 minutes walk lang. Kaya lang walang dumadaan na bus. So, ang iniisip ko, baka kapag sa winter, mahirapan kaming maglakad papunta doon. Kaya, doon na lang sa kabilang school siya in-enroll kasi may dadaan na bus doon diretso. So, yun ang una kong inisip. So, kung maghanap ka naman ng school malapit sa bahay ninyo, ayan, pindutin mo lang itong find a school tool. Then, kunwari, itatype mo yung address mo dito. Yan, ilalagay mo. So, okay na yan. Select a program. Regular program. Yan, kung pre-kindergarten. Yan, so regular program. Tapos, school. So, kung halimbawa, wala ka pang alam na school, so go mo lang yan. Ay, dito pala. Pindutin mo po muna pala itong K2, grade 6 kung elementary. Tapos, grade 7 to 9, grade 10 to 12. So, i-go mo lang. So, ayan. So, yung malapit sa amin, ito yung school malapit sa amin. So, ito yung designated elementary school niya. So, kung halimbawa dito sa designated elementary school niya ay wala nang available space, dun lang pwedeng i-transfer yung student dun sa kabilang school. Pero kung halimbawa ay may available space pa, ay kailangan talaga dito siya sa designated elementary school niya, siya pumasok. Well, dito na lang. Sana may natutunan kayo sa topic na to. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button for more updated videos. Thank you. Bye.